Hello, my favorite people here in YouTube. How are you there? As what as I promised you, I still looking a nice story just for your satisfaction. Now, we are in a sixth part or ika-anim na yugto of the story entitled Stepmother. And I hope you're in a good health every day. Just watch and listen my story very well, kaibigan. God bless. Babalikan natin ang pagharap ng mag-ama na sina Maria Erica at Eric. Tinitibayan ni Erica ang kanyang kalooban upang hindi siya iiyak sa harapan ng ama dahil hindi niya makakalimutan ang kanyang mga paghihirap. Ibig sana niya itong iwaglit sa kanyang isipan, ngunit hindi maaaring mawala ito dahil ito'y nakasulat na sa kanyang kasaysayan. Ibig man niyang itong kalimutan, pero talagang sariwa pa ito sa kanyang isipan dahil umalis si Erica sa kanilang bahay na nagmamarkang bahala na ito upang mailayo lang ang kanyang sarili sa mga taong tumuturing sa kanyang parang hindi tao. Kaya sa kanyang paghihiganti ay may katuwiran kaya siya nababayaran lang ang ama ng halaga upang kalimutan siyang anak. Kahit ilang milyones raw ang ibabayad ng anak sa magulang ay hindi pa raw ito sapat sa kanilang pagbibigay buhay upang makikita mo ang mundo. Ngunit para kay Erica ay sapat na yon na kalimutan siyang anak sa kanyang ama na si Eric sa kanyang pagbabayad nito ng halaga. Ito ang sabi ni Erica, tanggapin mo ang halaga na ito. Malaki ito at makakatulong ito sa pagbabagong buhay mo. Pumunta ka ng simbahan ngayon din na maglakad na paluhod. Baka sakaling kaawaan ka ng Diyos at ikaw ay patatawarin. Anak, Erica, ang lupit mo sa akin na iyong ama. Pinatatawad mo na ako, di ba? Pinatawad nga, pero hindi na maiibalik sa aking puso ang pagmamahal sa iyo bilang anak. You're forcing me to dead at to you, so I'm sorry, Mr. Eric Hagapi. Kung ang Diyos ay makakaintindi sa iyong mga kamalian na nagawa sa akin noon, dahil siya ay Diyos, sino man ang magsisisi at lumapit sa kanya at hihingi ng tawad ay kanyang patatawarin. Ngunit ako ay tao lang dito sa mundo. Once na nasasaktan, ito'y nanonood hanggang kalamnan. And now, what are you waiting for, Lorena and Janela? The door is always open wide for you to go. You need money? Before you go, tell me. Yes, I need money, Erica. Huy, ang kapal mo, hindi ka marunong mahiya? Hindi mo matitikman ang pera ko dahil galing ito sa katas ng pawis at luha ko. Kailanman, hindi kita maaaring mabibigyan. Ang pera na dala ko ngayon ay ibibigay ko sa homeless people, sa orphanage, upang ang mga anak na inabandon sa mga magulang ay magkakaroon ng pag-asa na magkaroon ng magandang bukas. Kaya wala kang mapapala sa akin, Lorena. Dahil wala kang tinatanim eh, wala ka ding aanihin. Noong nandito pa ako sa iyong mga kamay, Lorena, hindi mo ako pinapaulam. Tanging kanin lang ang iyong itinitira sa akin. Ang ulam na sobra sa inyo ay iyong itinago. Minsan itinapon niyo pa or ipapakain sa aso basta hindi ko lang makakain. Diba? Natatandaan mo ba yun? Pinapatrabaho mo akong maigi bago makaalis papuntang paaralan. Tinatakbo ko ang school na napakahaba sa daan. Makasalubong ko kayo ang sasakyan namin, hindi ako hinintuan. Wala akong pera, walang pang-ulam sa tanghalian. Tinitiis ko ang lahat hanggang hindi ko na kaya. Mga walang puso kayong lahat. Anong gusto nyo? Bibitaring kita papalabas ng bahay ko? Or baka gusto mong isasama si Eric? Diba kasal kayo?
dalhin nyo na dahil ang bahay na ito ay ipapadlak ko. Ibig mong sabihin, Erica, magpapakahero ako sa pag-aalaga ng ama mong baliw? No way. Huwag mong ipilit yan sa akin. Ang anak ay may malaking tungkulin sa ama, hindi ang asawa, dahil pangalawa lang ako sa kanyang buhay. At kung hindi mo siya pakikialaman, Erica, ay wala na ako doon, dahil malaki na kaming nagkakatagpo. Aalis kami dito, Erica, sa nakakadiri mong ama. Anong hinahabol ko sa kanya? Iyong madumi niyang katawan? Ew, yaks. Tayo na nga, Janela. Ngayon, mag-isa ka na lang dito, Pa Eric. Ayusin mo ang buhay mo. Alam kong hindi ka tuluyang nababaliw. Dahil marunong ka at magaling ka pang magmamakaawa sa akin. It's up to you, Erica. Kung yan ay ikaliligaya mo na iwan ako at tuluyan mong kalimutan, wala akong magagawa. I respect your decision as long as you are in a good hands. Okay, kalimutan mong mayroon kang ama dito sa Pilipinas. Okay, Pa Eric, yan ang gusto ko na walang iyakan na mangyayari sa ating pagkikita. Dahil ang luha ay isang simbolo lang na tayo ay may weak na puso. Ngunit ang puso natin ay kasing tigas na ng bato. Kalimutan natin ang lahat na parang isa itong masamang panaginip na pagising natin ay biglang naglaho. It's okay, I try my best to forget you, Erica. Even so hard for me, and I cannot force you to love me back as your father. But bear on your mind, Erica. Iisa lang ang ama mo. Mayroon mang pumalit na ama sa puso mo, ito'y tatandaan mo na siya ay hindi mo maaaring magiging tunay na ama. Kay lupit mo, Erica, hindi ko akalain na ang anak ko ay kasing lupit pala sa mga wild animals sa gubat. Ang naangkin mong tagumpay ay isa sa mga dahilan ng iyong kalupitan. Para ka nang nasa langit. Dahil ba sa katotohanan na naabot mo na ang langit at ako'y lupa na sa iyong pagtingin? Sige, iwan mo na ako, Erica. Dahil ang tagumpay na iyong nakamit ay hindi galing sa akin. Hindi ko matatanggap ang pera mo dahil yun ay hindi nanggagaling sa katas ng pawis ko. Sa'yo na yan, ibalik mo yan sa bag mo at huwag kang mag-alala. Hindi ko pababayaran ang paggawa ko sa iyong ulo dahil pinaligaya mo naman ako nung isinilang ka. Laking tuwa kong nakikita kang iniluwal dito sa mundo. Hayaan mo na ako, huwag ka nang magtagal sa harapan ko, Erica. Nakakadiri ako, baliw ako. Bumalik ka na sa taong nagpapalakis sa iyong ulo at ginawa kang tao. Iwan mo na ako na ama mo na minsan sumira sa buhay mo. Pinigilan ni Erica ang sarili na hindi umiyak. Napakatatag siya, tinibayan ang kanyang kalooban at ito ang huling salita ni Erica. Pa, adyos na. Ako'y aalis ng muli at ito na ang una at huli nating pagkikita. Paalam pa, maaari ba kitang yakapin? No. Huwag mong dumihan ang napakalinis mong katawan. Isa kang doktora. Nasa sayo ang kalinisan. Pa, alam kong hindi ka ganyan noon. Alam kong decente kang pagkatao at educated. Dahil may maganda kang posisyon as a head planning sa city. Pero sinira mo ng dahil sa akin. Huwag pa, ipagpatuloy mo yon. Alang-alang sa iyong buhay. No, hindi na yon importante sa akin, Erica. Nawala na ang lahat na nagpapahalaga sa aking buhay. Una, ang iyong ina, ang pinakamamahal ko. Iniwan niya tayo. Pangalawa, ay ikaw na nagbibigay pag-asa ng aking buhay. Pangatlo, ang iyong stepmother. Isa din siya na nakakatulong sa akin upang makakalimutan ko ang iyong ina. Aanhin ko pa ang buhay ko
na mawawala na kayong lahat sa akin. Ang buhay ko ay wala nang saysay. Umalis na si Erica pabalik sa Belgium nang tinawagan siya ng mami niya, Christelle. At ito ang kanilang pag-uusap. Erica, how are you there with your father, Eric? Mom, I will be there tomorrow or in the other day. I leave my father, I will forget him as my father. No, that's not good, Erica. Hindi mo ba natatandaan ang mga ipinagpapayo ko sa'yo na huwag mong saktan ang kalooban ng iyong ama? Nagkakamali nga sa paglakad ang kalabaw na apat ang mga paa. Tayo pa kaya na tao lang? Don't worry, Erica. Hindi magbabago ang pagmamahal namin sa'yo. Huwag mo lang kamuhian ang tunay mong ama. Siya ay nagsisisi na sa lahat ng kanyang pagkakamali. Tandaan mo, Erica, ang nakamit mong tagumpay ay bigay ng Diyos. Hindi mo yan makakamit kung hindi kanila pinapahirapan. Isa yun na paraan upang ikaw ay marunong magsikap. Kung hindi kanila sinasaktan, ay hindi mo magawang tumayo sa sarili mong mga paa. Kaya balikan mo ang mga taong nagpapahirap sa iyo noon. Humingi ka ng tawad. Pasasalamatan mo sila sa kanilang ginagawa. Sa iyo, isa lang sila na instrumento sa Diyos upang makikita mo ang tunay na buhay dito sa ating sa mundo. Alam kong mabigat ito sa iyong kalooban ang lahat, Erica. Huwag mong gawing taming ang profession mo na iyong nakamit. Isa lang yun na beautification sa ating buhay. Iiwanan din natin yun pagdating sa time. Dahil walang taong umakyat sa langit na bitbit ang lahat na yaman dito sa mundo. Ang lahat ay iiwan. Pasanin mo muli ang cross na pinapasan ng Diyos sa iyo noon. Huwag kang hihinto hanggang mararating mo ang dulo ng walang hanggan. Thanks for watching, my dear friends, for the 6th part or sa ika-anim na ngayon kayo to sa storya ng buhay sa stepmother. And I hope you will like this story. It can give us a moral lessons. Please watch it from the beginning till the end. God bless to all of you. Have a great day today. Until tomorrow, see you. Still tune in only here in my YouTube channel. Thanks a lot. Bye-bye. Sweet kisses, sweet hugs. I love you from Rose. Bye.